Ang panalangin at isang muling sumiglang iglesia, May 31. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. Gawa, Kabanata 4, Talata 31. Ang pagpapanumbalik ng sigla ng tunay na kabanalan sa atin ang pinakadakila at pinakakagyat sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang hanapin ito ang dapat na maging una nating gawain. Dapat magkaroon ng maalab na pagsisikap upang matamo ang pagpapala ng Panginoon. Hindi dahil sa ayaw ng Diyos magbigay ng pagpapala sa atin, kundi dahil hindi tayo handang tanggapin ito. Ang ating Amang nasa langit ay mas nagnanais na magbigay ng Kanyang banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya kaysa mga magulang sa lupa sa kanilang pagbibigay ng mabubuting regalo sa kanilang mga anak. Ngunit ito ang ating gawain sa pamamagitan ng pagpapahayag, pagpapakumbaba, pagsisisi at imtim na pananalangin na tuparin ang mga kondisyon na kung saan ipinagkakaloob ng Diyos ang Kanyang pagpapala. Ang pagpapanumbalik ng sigla ay kailangang asahan lang bilang tugon sa panalangin. Bagaman dukhang-dukha ang mga tao sa banal na Espiritu ng Diyos, hindi nila mapagpapahalagahan ang pangangaral ng salita. Ngunit kapag kumilos ang kapangyarihan ng Espiritu sa kanilang mga puso, ang mga diskursong ibinigay ay hindi mawawalan ng epekto. Kapag pinatnubayan ng mga aral ng salita ng Diyos na mayroong paghahayag ng Kanyang Espiritu, sa pagsasagawa ng matibay na pagpapasya, ang mga dumalo sa ating mga pagpupulong ay magkakaroon ng mahalagang karanasan. At pag-uwi sa tahanan ay mahandang magbigay na nakapagpapalusog na impluwensya. Alam na matatandang nangunguna kung ano ang kahulugan na makipagpunyagi sa Diyos at masiyahan sa pagbubuhos ng Kanyang Espiritu. Ngunit ang mga ito'y lumilipas na sa entablado ng pagkilos at sino ang papalit sa kanilang lugar? Papaano ito sa umuusbong na henerasyon? Sila ba'y konvertido sa Diyos? Gising ba tayo sa mga gawaing nagaganap sa santuwaryo sa langit? O naghihintay tayo ng isang naguudyok na kapangyarihan na maganap sa ating iglesia bago tayo kumilos? Umaasa ba tayo makitang napasiglang muli ang buong iglesia? Hindi kailanman darating ang panahong iyon. May mga tao sa iglesia na hindi pa konvertido at hindi makikisama sa maalab at nagtatagumpay na panalangin. Dapat individual tayong pumasok sa gawain. Dapat tayong manalangin ng marami at magsalita ng kaunti. Sumasagana ang kasamaan at dapat maturuan ang mga tao na hindi masiyahan sa isang forma ng kabanalan na walang espiritu at kapangyarihan. Kung intentional tayo sa pagsasaliksik ng ating mga puso, na inaalis ang ating mga kasalanan at itinutuwid ang mga masama nating hilig, hindi maitataas ang ating mga kaluluwa sa walang kahalagahan. Huwag tayo magtiwala sa ating mga sarili na mayroong namamalaging pagkadama na ang ating kasapatan ang Diyos. Naghanda ng Kanyang mga pandaraya ang dakilang mandaraya para sa bawat kaluluwang di natutukuran laban sa pagsubok at nababantayan ng patuloy na pananalangin at buhay na pananampalataya.